Okay, good day guys. Today tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust ng mag-set ng ignition timing sa inyong kotse nang walang gamit na timing light. Okay. So may sasuggest ko dapat talaga laging may timing light, okay? Kasi importante na nasiset sa accurate settings ang distributor, ang ignition timing. Okay, so may mga nagre-request sa akin, gumawa ako ng video kung paano mag-set ng ignition timing na walang gamit na timing light. Okay, so this sa tutorial na to, ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay, so although at the end of this tutorial, by myself, alam ko na hindi accurate yung pinaka naging settings natin kasi nga, hindi tayo gumamit ng timing light. Okay, so ang important thing dito sa tutorial na to is na iset nyo siya sa timing na andar yung makina. Okay. Okay, so start na tayo. Okay guys. To begin, okay? According dito sa standard specification ng engine 4G13 carburetor type engine. Okay? Nakalagay dito 4 degrees before top dead center. Without manifold vacuum. So, susundin natin without manifold vacuum. Kasi, mano-mano tayo mag-a-adjust. Hindi tayo gagamit ng timing light. Okay. So, kahit nakakonect yung vacuum lines ng distributor, ng advancer, since hindi naman gumagana yung makina, hindi naman umaandar. So, yung manifold vacuum na yan, na dapat nakasit sa 9 degrees, eh, hindi yan gagana. Okay. So, mano-mano natin i-adjust ngayon. So, 4 degrees. Okay, 4 degrees before top dead center. Okay. Yan. Unang-unang gagawin, yung pulley. Yan. Yung crankshaft pulley, hahanapin natin yung timing mark niyan. Ito yung timing na naka indicate dito sa inyong timing belt cover. Okay. So itatapat natin siya sa 4. Okay, so ito yung 10. Okay, ito yung 5. So, probably near dyan natin itatapat ngayon yung timing mark. Itong ating crankshaft pulley. Okay, so ipipihitin lang natin yan gamit ang ratchet at 19mm na socket. So, nakikita nyo yung white mark na yon. Yun yung timing mark ko ngayon sa pulley. So, itatapat ko sa 4. Okay. Ayan. Okay. So, sa inyo, kung wala pang, ako lang kasi naglagay ng timing mark na yan na kulay white. Gumamit lang ako ng white na marker. Okay. So, sa inyo, probably kung wala pa niya, na makikita nyo dyan, parang may guhit lang yung pinakabakal, parang may hiwa siya. Okay, so yun yung hahanapin nyo. Okay, sa akin kasi nilagyan ko na ng white marker. Okay, so nakatapat siya ngayon sa 4. Ito yung 5 eh. Okay, so estimation ko na lang yan na yun yung number 4. 4 degrees, okay? And then next step. Next step, kailangan natin buksan yung distributor. Okay, may dalawang tornilyo yan. Okay, so bubuksan lang natin yan. Tatanggalin natin yung tornilyo para mabuksan yung distributor. Okay. Ayan. So, natanggal ko na yung distributor cup. Ito yung rotor. Okay. So,
As of now, yung rotor natin nakatutok sa number 4. Okay, so regardless kung saan siya nakatutok, sa number 4 or sa number 1. Okay, so pag nilapat nyo kasi yung timing mark dun sa 0, okay, or kahit sa 4, mapapansin nyo, yung rotor na yan, nakatapat yan either sa 1, spark plug na, as a high tension wire na connected sa spark plug number 1 or sa number 4. Okay, so as of now, nasa number 4 siya nakatutok. Hinuhugot lang naman tong rotor na to. Okay, yan. Then yung cover, to, pwede nyo yung tanggalin para makita nyo sa loob. Okay. Yan. So kung mapapansin nyo, yan. Ito, yung terminal ng ating cam. May apat na terminal yan. 1, 2, 3, at yung isa sa baba. 4. Okay. Tapos, yun naman, yung nasa tapat niya. Okay. Medyo malabo pa yung camera. Ayan. So, ito yung, nasa tapat niya na yun. Ayan, yung bakal na yan. Yan sa signal generator dyan natin itatapat ngayon. Yung ating cam terminal. Okay? So, as of now, nakatapat siya. Okay? Kasi, itong makina na to, nakaset naman talaga ito nung bago ko to i-adjust, nakaset na yan. Pinamitan ko yan ng timing light. Okay? So, for example, sa inyo, pagbukas nyo, hindi siya nakatapat. Okay? So sasadyain ko lang muna siya hindi nakatapat. Di-disalign ko muna siya. Okay. So, yan. So, hindi na siya nakatapat. Okay. Hindi na sila magkatapat. Yan. Makikita nyo sa camera. Nandito na yung cam sa ibabaw. Yan na yung cam. Tapos yung signal generator. Okay. Nandito sa medyong bandang ilalim na siya. Okay. So, yun yung pagtatapatin natin. Yan. So, mas kita nyo siya. Hindi na siya magkatapat. Okay. So, ang gagawin natin, since nakalagay na sa 4 degrees yung ating crankshaft pulley, ngayon ang distributor natin, pipihitin naman natin para pagtapatin yung dalawang yan. Okay. Yan. Okay. Okay, so habang pinipihit nyo yung distributor, yan. Ganyan lang ang pag-adjust nyan. Okay, so pagtatapatin lang natin silang dalawa. Okay, so tapat na ba? Yan. Okay. Yan. So, nakatapat na siya. Ngayon, ihigpitan na natin ngayon yung dalawang tornilyo na niluwagan ko kanina. Isa sa harap at isa sa likod. Okay. So, kailangan nyo yung luwagan kasi para mahigpihit nyo yung distributor. Okay. And then, yan. So, higpitan ko lang muna siya. Okay, so, naituro ko lang sa inyo kung paano siya i-adjust. So, tatakpan ko na lang siya. Ibabalik ko na lang yung mga tinanggal ko. Okay, yung cover. And then yung rotor. Okay, yung rotor, hindi nyo yan mababaliktad ng lagay. Okay, kung paano siya na, meron kasi siyang marking. Okay, so, kailangan kung paano nyo siya inugo, dapat ganun nyo rin siya ibabalik. Okay, so, kanina nakatutok siya sa number 4, dun din natin siya itututok ngayon. Okay. So naikabit ko na yung distributor cup. Okay. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-adjust mano-mano na ignition timing nyo. So ngayon, chichikin natin kung mapapa-under natin yung makina. Okay, sa ginawa nating adjustment. Okay, then, after,
Try din natin magkabit ng timing light para malaman natin kung ano yung exact timing niya talaga ngayon. So, kanina mano-mano, sinet natin siya sa 4 degrees. Okay? Without manifold vacuum yon. Okay? So, papandali ko lang yung makina. Okay, guys. Okay, so nakita nyo, one click, nag-start agad yung makina natin. Ibig sabihin, tama yung ignition timing natin. Kasi, kung mali yan, hindi na yan mag-start. Okay? O kaya, mag-hard starting. Okay, so ngayon, magkakabit ako ng timing light. Titignan natin kung ilan yung eksaktong timing niya ngayon. Guys, so ngayon so sa nakikita nyo, okay, okay, so almost nasa 8 siya, 8 or 7 degrees before top dead center. Ito yung white mark na nakikita na nilagay ko kanina, yon. Okay. So, in between siya ng 5 at 10 degrees. Okay, so probably mga nasa 8 degrees yan. Before top dead center. Ang problema, nakakonekta kasi yung ating manifold vacuum. Ito. Ito. Sa distributor advancer natin itong manifold vacuum. So, i-disconnect natin yan. Okay. Nakalagay kasi dyan 4 degrees before top dead center without manifold vacuum. Okay. So, titingnan natin. Ngayon, nakadisconnect na siya. Ito na. Wala na nakakonect na manifold vacuum. Titingnan natin ngayon kung ilan degrees. Okay. So, probably nakaset siya ngayon. Almost 2. 2 or 3 degrees na lang yan before top dead center. Okay, so yun yung disadvantage na hindi tayo gumamit ng timing light kanina nung nag-adjust tayo ng distributor. Okay. Okay, so kabit lang natin ulit. Huwag na ikabit yung vacuum lines. Okay. With manifold vacuum, okay, nasa 8 or 9 siya. 8. Degrees. Okay. Okay guys, so ganun mag set ng ignition timing kung wala kayong gamit na timing light. Okay, mano-mano, although sinet natin kanina siya sa 4 degrees, nung maandar na yung makina, nakita natin gamit yung timing light. Siguro 3 or 2 degrees before top dead center lang siya. So as per specification, ang nakalagay sa wood. Okay? Dapat 4 degrees. Okay? So, since di nga tayo gumamit ng timing light, yun yung naging disadvantage natin. Okay? So, may advice ko guys, kung meron naman kayong timing light, mas maganda maset nyo siya using timing light. Okay? So, gagawa rin ako ng tutorial kung paano mag-set ng ignition timing using timing light. Okay? Kasi yun yung mas accurate tsaka mas maganda talaga ng settings kapag ginagamitin ng tuning instrument ang sasakyan. Okay. So, yung tutorial ko na to, para lang to do sa mga nag-request kasi wala silang timing light. Okay. So, kung paano lang maisiset sa tamang timing, yun yung distributor nang walang gamit na timing light. Okay. So, yun lang. Maraming salamat.